Hi guys! So, ayun nga, namili tayo kagabi ng pang pork humba. So, itry natin yung bagong, ano, luto ngayon ng pork humba. Yung nilalagyan ng Coke. So, first time ko lang din siya, ano, iluluto. Though, nagluluto na ako ng humba dati. Pero, ayun nga, titikman natin kung anong lasa pag may Coke. So, ayun ulit yung nabili ko. Siyempre, nakakuha tayo ng ulit na magandang baboy. Yan, may taba. Laman. Taba, laman. So, ayan. Start na natin. Ayan. Papainit muna tayo ng lulutuan natin. Tapos, salin natin to. Naugasan ko na yan. Hindi ko na lang pinakita. So, ayan. At tayin lang natin siyang parang, ano, yung ginawa ko sa adobong asin. Tingnan lang natin siya magtubig, tapos magmantika. Pero ito, hindi natin siya i-crispy. Kasi, ayaw naman natin ng ano, masyadong dry yung ano natin. Yung pork natin. Kasi pork humba siya eh. So, wala muna akong ilalagay na kahit ano. Atay ko lang siya magtubig, tapos magmantika ng konti. Tapos, pag golden brown na siya, start na natin iluto siya ng pork humba. Baligan natin siya mamaya, guys. So, ayun, guys. Check natin. Lagyan ko lang siya ng konting asin para, ano, magkalasa lang yung pork natin. Saka lumabas yung lasa niya. Guys, kanina pala nakalimutan ko na may toyo nga rin pala ang ano. Sorry, nakalimutan ko lang sabihin. So, ayan. Kapag medyo golden brown na yung garlic natin, pwede na natin siya lagyan ng suka. Pero konti lang ah. And ulitin ko guys, hindi ako nagsusukat ng ano, ng mga ganito kasi tansya-tansya lang. Depende kasi sa panglasa nyo. So, ako lagyan ko siya ng paikot lang, suka. Hindi ko nadadaminan kasi maglalagay ako ng pineapple mamaya. So, baka masyado na siyang umasin pag ganun. After ng suka, lagyan natin ng konting toyo. Yan. Tapos, haluin natin ulit. Dagdagan pa natin ng toyo, guys. After nyan, konting asin. Paminta or black pepper. Depende din sa inyo kung gano'n yung kagusto ka dami. Ako kasi ma-pepper ako magluto. O yan. Antayin lang natin na kumapit yung ano, toyo at suka sa kanila. Thank you.
Lagyan na rin natin ng dahon ng laurel. So, sa pagpapakulo natin, syempre, hindi pa ganun ka kalambot yung karne. So, like, maglalagay na tayo ng pineapple. Ito. Ayan. So, siguro mga kalahati lang nito kasi konti lang naman yung karne natin. Pero ng pineapple, lagyan na natin yung coke. Ayan, experiment natin ngayon. Imbis na sugar yung ilagay ko, coke yung gagamitin natin. So, dapat ma-cover natin yung buong baboy. Ayan, guys. Busin na natin. So, while na hinaantay natin siyang kumulo, pwede na natin ilagay itong banana blossom natin. Then, panghuli, ang black beans. Siyempre, hindi makukompleto ang humba pag wala nito. Hinugasan ko pala ito, guys, kasi sobrang alat for me yung ano, yung galing sa packaging, tapos ihuhulog mo direkta sa niluluto mo. So, yan, pwede siyang hugasan para lang kahit papano malessen yung ano, salty ano niya, taste. So, yan, lagay ko na. So, antayin lang natin siya kumulo. Luin muna natin. First time ko talaga niluto yung ganitong humba na, ano, kakaiba, na may coke. Kasi lagi ko lang siya nakikita sa ano eh. Sa YouTube yan, yung mga nagluluto ng may soft drinks. Maglagay din pala ako ng konting nor. Balikan natin guys pag malambot na siya. And kapag medyo na-absorb niya na lahat ng ano, ng nilagay natin. Hindi pa rin siya masyadong tuyot, pero konting lambot pa yan. Kanina pala guys, hindi ko nakita na hindi naka-on nung magigisa na ako. Pero yun nga, after lang naman mag-brown nung baboy, tapos dagdagan niya lang siyang konting mantika, then ihulog niya na yung garlic and onions. So, yun. Okay na yun. Tapos, gisa-gisa lang. And then, nandun naman na sa next video yung paano ko pinagsunod-sunod yung mga ingredients niya. You can see, nagmamantika na rin siya kahit pa paano. Pero, ayun nga. Kasi ako gusto ko, yung naglalapot talaga yung sabaw and medyo na-absorb niya talaga ng pork. Para lasang-lasa natin. Pwede ko na rin siya tikman. Baka may kulang pa para ma-adjust pa natin habang nagpapalambo tayo. So, yan. Feeling ko konti pa siya ang ano, suka. Dagdagan natin ng suka. Tapos ito yung tira nating pineapple juice. Pwede din natin siyang dagdagan kung medyo nakukulangan tayo sa lasa. For me, medyo may kulang pa.
Palambutin ko natin konti. Then, tikman ko rin ulit. Pero, malambot na yan yung pork, I'm sure. Pero, syempre gusto natin yung mas malambot, diba? Tignan natin. Kuha tayo ulit. Sarap, guys! Mukhang kasi inyo magluluto na ako nito. Ang sarap pala ng Coke kasi nagbabalance talaga yung lasa niya. So, kahit hindi ka na talaga, syempre, matamis yung Coke. Alam naman natin lahat yun. So, nagbabalance talaga yung lasa niya sa lahat ng ingredients na nilagay natin. Check natin ulit ang ibang karne. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung gano'n siya kalambot, guys. Naghiwalay na talaga. Tapos, pag ginento mo, gano'n lambot na talaga. Nakakagutom. Ayan. Sarap.
Guys, ano masabi nyo? Ito ang lasa. Ha? Ano? Chop. Guys, gawin nyo na yan sa bahay nyo. Yes, at sa Dubai. At sa Dubai. Ito Eva. Dapat may mga buto-buto para masarap. Ha? Pwede din yan. White bone yun. Meron na huwag nakain kanina white bone. Ang pagang pwede. Kasi ano? Alin? Pata. Yun yun. Pero yung version niya, Bisaya, diba? Ah, ganyan talaga ang cut. Pero adobo cut. So ikaw, ano yung naantay mo kay? Kanin. Nagpadala ka na. Nagpadala ka ng kanin, guys. Kasi nabitin ang kanin ko. Kasi akala ko madami pang kanin. Yes. So mapapa-extra rice ka talaga mga B. Kinulang. Okay, thanks for watching, guys. Sana matry niyo din to. Thank you. Bye. Thank you Bye. For watching. Bye. Bye. Comment, share, and subscribe. Bye.